Pinas apat yung isang normal hit. Napatay ka agad yung Ling. Delayed maniac nga yun eh. Triple kill yung na-register pero nakakuha pa siya ng kill bago yung actual na triple kill na yun. At ngayon, na nasa barangay ang Lord, bukang sa taas ang kanilang magiging focus. Kailangan na mag-back ni Kram at tinitipihan na ni Miko. Nararamdaman na niya. Bentix! Uy, nagmamakamakam si Bentix sa kumara, hindi niya nararamdaman pero alam mo talaga na nanunot yung sakit. And ang maganda sa Beatrix, yung versatility na binabanggit din kanina ni Midnight, mabigyan mo lang ng konting gold, ang dami na niyang kayang gawin. Pwede pa yung mag-swap sa sniper para bigla ka na din lang ipo-poke out. At si Nets, kailangan mag-BMI palayo. Grabe face check, grabe instincts, grabe ka naman, Kelra! Oh, napaalis tuloy at alam ng side ng Omega na wala doon si Kekedut of Onyx at kailangan muna nilang umalis. Pero gabi instincts! Nagbilang si Kel na sabi niya, ba't apat lang inasa base? Wala naman ang push na tinahanan natin, walang tao. Ah, nandito yan. Nakita mo, bigla nag-flex eh, no? Kakaiba! Kung ako may gamit ng Beatrix, hindi ko maiisip yun. Pero pag hindi ko talaga may isip yun. Meron ano siya eh. Kahit anong hero eh, no? Kahit anong hero, hindi ko maiisip. Kahit anong hero, hindi na defend talaga na parang suicide mission na lang. Kaso si Escalera nabigyan dito. Miko, ginagawa talaga ang kanyang mission. At si Luis, makakasurvive pa ata. Wow! My goodness! Makapag-buy tayo pero hindi ata enough. Oh! Kram! Siguro ganito ka na yung sibat! Yung sibat ni Kelra! Kahapon pa tumatama lahat ng tutok. Mapasniper, mapasibat. Lahat saktong-sakto! All the way from mid lane, straight to the bot lane. Ganon kalayo ang tupok ng Filipinong Savage. Grabe naman! I mean, it's replay pa. Talagang damang-dama mo yung impact ng mga heroes ng Smart Omega. Very nice play. Camera from Luis. Mutik niya mapatay si Melissa. Unfortunately, yung isang skill... Problema yun against lineup na meron ng RSG na merong Fanny. Kasi kapag wala ang purple buff, hindi mo ka makakapag-release ng mga skills ng ganun kaagad, ng ganun kabilis. Uy! And reducing the burst potential. Tumama ba? Tumama na agaw ni Kelra! Wow! Agaw ni Kelra? Oo, oh, yung ultimate niya, bigla na lang tumama. And that was a nice play para sa side ng Omega. Wow! Kelra! Kelra! Timing. With the timing and precision, nakita mo! Patapos, at alam naman natin na habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang Omega. Kala ko muntik matatama. Kuha niya ba ulit? Hindi. Muntik na yun. Muntik lang. Pero grabe, uy, kuha, no? Nakuha! Nakuha niya! For the Kelra second time! Ooh, parang ano to, half-court shot to. Half-court shot. Dalawang beses niya ginawa sa isang game yun. Tapos isang kamay lang yung pinampato. Oh. Ganun siya kalupit. Wow! Yeah. At the very least dito sa Lord, marami silang problema. So Blacklist International, if they want to win, this is the opportunity. Go time na talaga. Ito na yung pinaka-abang ng Blacklist. Pero ngayon, dito na si Renjo to the rescue. Kaso kala yung Blacklist to win the rest. Oy! Ang sakit! Oh, hindi may pasok, pero makukuha nila yung kill on Jeffier. A double kill coming from Kelra. Oh, ngayon, my gosh! Tapos kailangan mga miyembro ay that triple kill. Kasi makakuha ng Lord, and that's it. We have Omega securing the Lord. Maniac pa rin niya. Let's see the damage. Ito na sa timer niya. At tutok lang. Pero ngayon. What was that? Kelra with the sniper. Napakalayo na tutok niya. Pero alam na alam niya kung saan lalatag. Dito yung pwesto. What a play from Omega, securing the win over the M3 champ. The prediction. Grabe. By the prediction. Same with Renzo, pero magiging successful yung kanya ng pagtakas dito. Pero hindi. Gusto niya pang maghanap ng Kelra. Look at that. Hinahanap niya si Kelra and makakabati nga. Wow! Godlike na si Kelra ngayon at ibang klase yung tutok na pinakita niya doon. Wow! Oh. Instinct lang yun, ha? Wow, naramdam.